Plus News Update. Sa ating mga balita, 50 Chinese vessels nakapwesto sa Panganiban Reef ayon sa isang maritime security expert. Cease and desist order na ipinataw ng National Telecommunications Commission iaapela ng SMNI. Toxic red tide na mataan sa 8 lugar ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa 50 Chinese maritime militia ships ang ipinakalat ng China sa Panganiban Reef ayon sa isang maritime security expert na si Raymond Powell. Saad niya sa X, nasa 35 malalaking barko mula sa Kyongsan Sha Yu Fleet at iba pang 15 maliliit na barko ang namataan sa Panganiban Reef o Mischief Reef. Sinabi rin ni Powell na mayroong ginawang major militia rotation sa South China Sea nitong nagdaang linggo. Anya, maaaring pinapaigting ng China ang kanilang puwersa sa Mischief Reef bago ang susunod na resupply mission ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Planong iapela ng Sunshine Media Network International o SMNI ang cease and desist order na muling ipinataw laban sa kanila ng National Telecommunications Commission o NTC habang dinidinig pa ang administratibong kaso nito sa ahensya. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, legal counsel ng SMNI, maghahain sila ng motion for reconsideration sa NTC sa mga susunod na araw. Saad niya, ang desisyon na ginawa ng NTC ay maituturing bilang unconstitutional dahil naapektuhan nito ang freedom of the press at freedom of expression ng naturang network. 5 lugar sa Visayas at 3 naman sa Mindanao ang nagpositibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa advisory ng BFAR na mataan sa mga sumusunod na lugar at coastal waters, ang PSP matapos ang ginawang tests sa nakolektang shellfish at alamang na hindi ligtas para sa human consumption. Ayon naman sa kawanihan, ligtas kainin ng iba pang lamang dagat gaya ng isda, squids, shrimps at crabs kung ito'y sariwa at malilinisan ng maigi bago lutuin. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Can we say bilang na ang araw ng problema natin sa internal conflict natin? Sa terrorist, extremist, CPP-NPA? Sa ilang dekadang pagkaipit ng kanlurang Mindanao mula sa bangungot ng digmaan, paano nito nahadlangan ang pagnanais na mamuhay ng malayo sa peligro? Hanggat andyan yung mga local terrorist groups, threat pa rin yan. But of course, in our end as military, we make sure that di sila makabuelo, hindi sila makapag-conduct ng mga terroristic activities. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, abangan ang eksklusibong panayam ni Cesar Soriano kay Lieutenant General William Gonzalez, Commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. I'm confident that we can finish the internal security problem of our country anytime soon. Tunghayan ang pagsisikap ng pamahalaan para mapalaya ang kanlurang Mindanao mula sa kamay ng terorista. Magandang gabi, Pilipinas. January 28, Linggo, 5:15 to 6:15 p.m. dito lang sa PTV. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.